Ano, Nay? Ano po nangyari dyan? Nasunugan po kami. Si tatay, si mister? Nag-alis po kami. Doon po sa Mercedes. Sa Mercedes? Nay, po kahapon. Hindi, wala naman po kami ng ibang mga kaya nang siya. Din ubos yung gamit nyo, Nay? Opo. Di ko, kunti na lang po ang natira. Tinapon po ang namin. Nasunog? Bakit na yung nasunog? Yung na, may kalayo po kasing naiwan. Kawawa man ito, mga kalingap. Nasunugan. Sa ano yata si Randy? Sa lutuan po ano? Sa lutuan. O dito o. Sunog talaga o. Buti na eh, walang nasunog na ano, tao. Wala po, kasama po yung kanina, pag umalis, pag nag-alis pa po, kasama po yung dalawa. Pagbalik nyo, Nay? Pagbalik ko po, yun, nasusunog na po yung bahay namin. Ah, okay. Grabe, kawawa man. Naubos halos yung gamit nyo, Nay? Iyo po. May mga kapitbahay man na tumulong. Yung nagagarawa po ng mga bahay, yung po tumulong sa amin. Anong pinoproblema nyo ngayon, Ay? Kuya po, mga pambili po ng pagkuhan po ng gamit para makakuhan po ng bahay. Damit? Ay po, mga damit po pambata, tapos damit po namin dalawang mag-asawa. Yung damit po ng ano, na nadamay po? Opo. Madaming naubos? Opo. Buti si Totoy, meron pa ang damit. Niya. Bigay-bigay, ano? Binigay po lang ng ninong niya. Bakit, Totoy? May sakit ka? Wala po, ganyan po talaga siya. Oh, grabe naman, kasi mangot. Kalingap kami, baga. Si Mr. Nay, nasaan? Nasa Mercedes po. Pinapunta po dun ay baka ano, may ibang babae doon. Wala din. Ay, wala man. Hindi naman po yung makibabae. Ah, hindi siya makibabae, Nay. Baka trabaho ano? Aha po. Anong bang trabaho ni Mister? Paglalaot lang po. Bihida lang po nga makakuha ng isda. Kunti na lang po ang nakukuha nila. Kasi ano na ngayon, marami ng ano, kakompetensya. Yan po. Dumarami ang tao, ang isda kumukunti na. Opo. Yun ang problema pag ano eh. Ito po yung sitwasyon ng bahay, mga kalingap, nasunog. Buti meron kayo natutulugan ay. O mga kalingap. Nung una, saan kayo tumuloy? Dito po, natulog kami dito tapos may nilagyan lang po kami dyan ng trapal. Parang nag-tent lang kayo dito? Opo. Tapos yung umaga, yun po na po ang ginagawa namin. Mm-hmm. So nag-tent, kawawa man. Anong naramdaman mo na, na ganun yung sitwasyon nyo? Nahirap po ako sa mga aki ko. Tapos, di ko po aram kung ano pong gibuhon ko. Naligdi sa harong mayom ang po kaming kakarakwarta. Wala kayong pera? Opo. Nagkain na kayo, Nay? Opo, nagkain na kayo. Anong pagkain niyo po? Kanin po, tapos yung tira-tira pong isdang hiningi namin sa magulang ng asawa ko. So, ibig sabihin ay mga para pagkain, hinihingi niyo na lang din? Opo, wala po kayong pambili ay. So, hihingi na lang? Opo. Si Totoy, wala din yung panggatas, no? Wala po. Ang mga kalinga.
Ilan po yung anak nyo, Nay? Dalawa po. Ah, dalawa pa lang. Bago pa lang po kayong ano? Ay, matagal na po. Kaya na po kami apat. Naglilimang taon na po kami. Five years na kayong magkasama ni Mister. Opo. Tapos, yan, nasunugan kayo. Opo. Buti na yan, nakakayanan nyo yung mga problema. Opo, kinakaya mo na lang po. Pag natitingin po namin yung mga anak namin, dyan kami nagugot ng lakas po. Nasaan yung isa nyong anak, Nay? Ayun po, makaupo sa... Ah, lalaki din. Opo, lalaki. Juji. Bibigyan piso, dali. Puso mo 20. Juji, maja. Yeah. Oh. Subuga po yan. Ay, bigas pa kayo, Nay? Konti na lang po. Bigas lamang. Buti nga, meron pa ano, Nay? Opo. Ang ulam nyo, Nay? Yan po ang wala na kaming ulam nga, Maya. Wala na pong ulam. So, ano yung ulam nyo, Nay, kung wala? Ay, talagang wala, ano? Kung wala. Ano na lang yung asin? May tira pa naman po dyan ng ito yan, kunting ulam kanina. Yun na lang po ang kakain namin. Ito mga kalingap, kawawa man at nasunugan sila. Kailangan nila ng mga gamit po. So dalawa lang po yung ano. Anak nila, dalawa po, dalawang lalaki. Ilang taon po yung isa? Mag-aapat na taon na po yun. 4 years old, tapos ito po ay ano? Isang taon po. 1 year old. Kaya kawawa po ito, kailangan po ng paglingap. At saan nagsimula po dito sa lutuan nyo? Ano? Nakakalimutan nyo po yung uling. Opo. Ayan, ingat po tayo kasi mainit ngayon, March. Kailan na po nasunog? Kampitsa 3 pa po yun. March 3? Opo. Bago lang nasunogan. Wow, mamang kalingap. So, Nay, pagbalik namin, makadala kami. Makadala kami dito ng ano? Mga gamit, ano? Tsaka, tsaka ngayon, mabigay ako sa iyong pang-ulam, Nay. Sagot na ang problema mo ngayon, Nay. Salamat po, kalingap po. Maraming salamat po. Bigay tayong pang-ulam po kay Nanay. Wow, aman at walang pang-ulam. Si Mister po uuwi siya. Mamaya pa po yun. Okay. At ito po. Buti ang importante na ay ligtas yung mga bata. Ligtas at ngayon po ay ano, nakita po natin habang nag-scout tayo, nakita natin yung sunog na bahay. Yan ay pahawak na si Cedric. Mabigay po tayo ng ano, pang-ulam kay Nanay. Sana meron pa, Nay. Sasamahan ko na po ng pang-bigas, ano? Nay, o. Oh. Ito pa, Nay. Salamat po. Para, Nay, ano ka na, okay na yung pagkain nyo. Okay po, salamat lang po talaga. Naiyak tuloy si Nanay. Salamat sa Panginoon, ano? Ayun po, salamat po. At andyan po. At may ginagamit na makatid ng tulong. Yan. At pamamagitan ng channel po natin, mga kalingap. Kaya wag po natin i-skip ang ads. At panoorin po natin, i-play natin yung ating mga vlogs video. Kaya po nito na kailangan nating magbigay ng tulong sa ating kababayan na nangangailangan. Sila po ay walang pang-ulam. Sakto na, may pang-ulam na kayo. Ano pong ibibili nyo niyan? Karneng manok. Karneng manok. Sige, Nay. Salamat po talaga po. May salamat po. Baka pagbalik namin ay may dala na kami ano, mga gamit niya. Yes.
Salamat po talaga. Ah, sige po, magpapaalam na po tayo. Paalam na din po kami mga kalingap. At nadaanan po namin si nanay. Nasunugan po siya ng bahay. Please call po tayo. Ayan po at medyo mga ganito po yung mga deserving pong tulungan natin mga kalingap. Salamat po sa panonood at God bless po. Suportahan po natin ang lahat ng charity vlogger, especially Pal Santos Matubang at Edna and kay Kalingap Rob. At sa misis ko din po mga kalingap, pa-subscribe na po. Salamat po and God bless. Mga kalingap, muli po kaming umakyat sa bundok upang kausapin ang isang pamilya na pati baka ikaw ay hindi makakapaniwala sa kwento ng kanilang buhay. Hindi po kami makapaniwala na mayroon palang ganitong pamilya na sobrang nakakaawa at napakatindi ng kanilang pinagdaraanan. Opo. Magandang hapon, Nay. Yan. Opo, si Kalingap Alvin. May naglapit po kasi sa akin na ano. Kailangan niyo daw po ng tulong, Nay. Napuat na po to. Ito nga po, gusto kong ipaano. Ano pong ano yan? Ano nangyari dyan, Nay? Naputol na. Disgrasya po kaya ako sa Bulacan. Ngayon wala naman sa akin tumulong na mapa-opera ang paa ko. Ay, magandang hapon po. Ay, hello, hello. May anak. Ay, tanak niyo, Nay? God bless. Nasaan po si Mr. Nay? Wala po, nakikipagsapalaran. Nakikipagsapalaran? Saan po? Sa, ano po siya? Manila na. Sa Manila? Kamusta naman daw po ang pakikipagsapalaran ni Mister? Hindi pa po namin. Wala pa naman po siyang pinapadala sa amin. Isang buwan. Isang buwan po? So ikaw na eh. Siyempre, di ka makakapagtrabaho niyan. Paano po kayo kung nakakakain niya, Nay? Eh, kung may ano, di magawa ako ng kakanin. Ganon. O kaya nalabada siya. Ah, naglalabada ka? Mm-hmm. Ilang taong ka na? 17 po. 17? Tapos ikaw na nakikipaglabahan? Kapag ano po, kapag wala talaga po kami ng nakikilabada ano kay Ate Angie. Tapos kaila Jonathan po. Buti naiintindihan mo yung sitwasyon ng magulang mo. Mahirap po kaya pag ano ay nailimis si mama kapag ano, nagagawa ng ano, yung paninda para lang makapag-eskwila po kami. Kaya tigtataba kami na lang po kapag ano, pag hindi po ako naglalaw, tigpapalabada po ako. Hindi ka napasok para makapaglaba? Hmm. Para may pambiling ano, pagkain? Iyo po, tapos minsan po ng ano, Tagalog na yan, Tagalog. Kaya po. Minsan po, ano, nang napunta yung kapatid ko sa bundok, nagkukuha ng gatong, tapos yung mga ano mga panghaligi, bibinta po niya. Kapatid mo? Mm-hmm. Ilang taon na yung kapatid mo? Ano po, 14. 14. Asan siya? Ay, nasa loob po. Tao. So, ikaw yung ano? Saan ang pangalan mo? Carlo. Carlo. Dito ka, Carlo. Dito ka. At medyo malabo. So, si Carlo. So, ikaw na pabundok ha. Para magkuha ng kahoy. Ibinibenta mo. So, ang nagtatrabaho yung... Baliktad na nanay. Okay, ang nagtatrabaho. Ang nagtrabaho sila na. Yung mga anak nyo na. Sila na po nagtrabaho. Para lang matulungan nila ako. Naawa nga po ako sa kanila eh. Kasi 14 years old na natuto ng maglabada para may makain ano. Na imbis na po ko sila nga sa eskwela,
Kaya nga po hindi nila naaano pag-aral nila kasi yun na nga sabi nila sa akin, tutulungan ka namin mama para ano, ang gusto lang ko talaga maupiran pa ako. Para kung sakali di ako na magtatrabaho, matulungan ko na sila. Di mag, ano, kasi naawa ko sa kanila, minsan alakad na lang. Minsan naalis, walang kinain, ganun, para lang makapasok. So, ano pong sabi ng doktor niya na eh? Ooperahan na po. Kailangan ng operation. Kasi hindi nga daw po alam kung baka daw po meron yan yung buto bagandurog. Ano? Mm-hmm. Kailangan pong operahan. So, na-x-ray na po siya? Mm-hmm. X-ray na yan. Tinulungan po ako ng dating kapitan dito para ma-x-ray. Kaya lang po hinihingi ang kami ng ano nga itong opera. Kailangan mm-hmm. Wala pa akong maya. Ano, magkano daw po yung sa operasyon? Hindi ko pa na, hindi naman po kami nagtanong. Kasi wala po kami maitutustos dyan. Kaya kung sakaling may magtulong sa akin, salamat. Na, maano ang mga bata, kasi naaawa na ako sa kanila. Yung mga bata pa sila eh. Magdasal muna po kita dahil mapapukita kayo po. Wala pa tayong pera. Hantayin na lang natin kung sino pong magtutulong sa atin para makapagamot yan sa paamo mama. Naawa din sa iyo, naawa ka dito sa kapatid mo, ano? Ano? Awa. Iyo po, ay oo po, taano. Nauwi po siya dito pagod-pagod, tapos ano masabi, ate, may ulam na ba at makain na nga ako? Nagugutom na daw. Tapos walang ulam. Ano po, nakasabi ako, magkuha ka dyan yung ano talulutuan ko para makakakanak ka mo. Magkuha na? Gulayin po. Gulayin? Ah, kasi bundok to. Kaya, dito na lang ang gulayin. Yun yung lamang kapag sa bundok na eh. Nandito yung mga kamuting kahoy. Pwede nyong makain. Kung may tanim, ano? May tanim kayo na eh. Wala nga, hindi nga makapagtanim kasi ganito nga. Hindi naman pwedeng mag-akyat sa bundok ng asawa ko kasi kapag ano, naasuka siya na yun. Ano na yun, may, yung asawa nyo ay ano? May tama po ang baga niya, may ano siya, kung saan bagay TV. May TV siya? Tatlong taon na siya, pero hindi siya nakalo. Delivery lang na yung ano ah, gamutan. Kaya nga po, dinalang kung pagamot ko na nga po yun. Ngayon, nang ma-disgrasya po ako, siyempre tumigil ako sa paghahanap buhay. Siya na naman ang umanong nag-asikaso para daw nga ganito maanahan niya ang mga anak niya. Kaya ganun. Ngayon, nagtatrabaho, natrabaho naman nga siya. Mapagod lang siya, nasuka naman ang dugo. Grabe. Naawa ako doon, naawa ako sa kanila, pati doon sa asawa ko. Naawa na rin ako kasi baka mamaya siya na naman ang maano ba sa hospital. Buti na hindi mo naisipang sumuko. Ha? Ay, tupong-tupo na nga po ako sa sarili ko. Kapit lang na eh. At may awa ang Diyos. Lalo't namatayan ako ng anak. Namatay yung namatayan ng anak. Yung panganay nila, namatay. Namatay. Hindi ko na ipagamot kasi talagang kulang sa pera. Kami talagang maiano sa kanya. Anong sakit po nung ano? Nagkaroon siya ng ano, ng infection sa dugo, saka yung sa kidney niya. Yung ano niya, yun ang sakit niya talaga. Nawalan ka po ng ano, anak. Nawala na yung anak ko, nawala pa rin yung anak niya, yung ato ko. Kaya sila umalis dito sa bahay. Namatay din yung apo. Namatayan din po ako ng apo ng November 20. Puro pagsubok na yung naranasan niyo. Kaya nga po, suko ako eh, kasi talagang puro pagsubok. Ilang taon po yung apo? Ano lang po yun, 3 buwan lang. 3 buwan? Yun ina, 24. 24. Tapos? Nagkasakit nga po siya sa ano. So, ibig sabihin ay, yung namatay mong anak, ay
siya yung may anak doon sa apo mo na namatay din. Nasa akin po yun. So 3 months namatay na din siya. Grabe. Grabe ang pagsubok niya na yun. Bakit nakakaano ano na yun? Buti hindi nyo kini-question ng Panginoon. Mga hindi ganyan. Po kasi normal na po ata yung sa akin talagang binigay ata po. Pero talagang suko ako. Suko talaga po ako. Makapit na lang ako dito sa mga anak ko maliliit kasi kawawa. Kung ako susuko, paano na itong maliliit ko? So ang nagtahanap buhay po si ang pangalan mo? Cindy Lito. Si Cindy. Tsaka si ano, Carlo. Para maka ano po kayo ano? Karaos. So ibig sabihin ay na absent na sila. Absent po sila. No? Absent po sila. Lagi. Absent sila minsan. Pag halimbawa talagang wala kaming makain sila na nasabi mama, di na muna kami mapasok. Matukad, maahon ako sa bundok, mahanap ako ng maibibinta dyan sa baba. Ganun. Sino si, sino siya? Ikaw. Buti naisipan mo yung gano'n. Magbenta na. Di ba ang ibang kabataan, okay lang magutom, basta... Ano pa siya sa laro? So kapag ka, ikaw ay nagtaas ng bundok, anong mga paninda yun? No, alam po, yung kumakana. Kasi yung panghaligi. Panghaligi? Magkano mo naman nabibenta? 100 pang ano, haligi. 100? Malaki. Ang kanak po ano, ni Abin ko po. Hmm? 20 ang kanak. Ah, 20 pesos yung maliit, yung malaki, 100. So, kapag nabenta mo na, anong binibili mo? Bigas po. Bigas? Ilang kilo yung nabibili mo? Ano po kayo, ano, maraming ano, kanaanak po po. Mga ilang kilo yung nabibili mo? Mga 10 po. Mga 10 kilo? Ilan? Mga 2 lang po. 2 kilo? 2 kilong bigas. Grabe na yung sipag ng anak mo na eh. Na ano lang po ata sila sa akin na awa. Naawa ka at mahal ka po nila. Mahal mo si mama mo? May ikaw mahal? Ay, mahal na mahal po. Na gagad si Ma, iniiyak ko na lang po dyan sa tabi. Ano nga, kisa naman po mag, ano kami, magsalita ng iba kay mama. Naintindihan niyo yung sitwasyon ng mama mo? Na ano lang po kami, nung kinikinig na lang po namin na punta sa CR, iiyak yun lang po. Tapos gagawa na naman yung bahay, ano, gawa yung bahay. So sa gawain na eh, gawain bahay na eh, na hindi ka na din nakakapag ano masyado. Hindi po, kasi hindi po ako nakakatagal tumayo. Mm. Masakit po kasi ito. Bawal. Minsan na mamagaan pa ako yan. Ganito. Bawal pati yung iapak na yun. Napipilitan na lang po kasi ako ang natitira dito. So ibig sabihin ito, kahit balisa, inaapak mo pa. Ano, alalay nitong damang tempo. Grabe na. Ikaw buti ka, hindi ka man sumuko. Ay, hindi. Ano po, nung ano, nung namatay si ate, tapos sumunod yung anak niya, ano nung, buti nga po nang nag, ano yung ano, kat lagi po kasi ako namin sa ano, ano, lagi kaming magkasama ni mama sa ospital kahit pilay siya. Ako yung ano, ako yung laging pumunta doon sa labasan na kung ano nung gamot. Hiram kila kuya ng ano, ng pira, kahit wala silang pira, hahanap sila sa... Diba? Para makano. Tapos uwi pa ako dito, hiram din ng pera. Pag-assist doon sa ano, sa hospital. Grabe yung naranasan mo. Doon nung nagkasakit yung ate mo. Tapos dun, yun din po nagkasakit yung anak. Ilang beses po namin siyang pinasok sa hospital. Tapos nawala din. Ako po yung laging nagpupunta doon sa hospital. Kahit may pasok ako, ako na rin po yung nagpupunta doon. Ako na yung dumadal at hirap nga po si mama. May maaasahan ito si ano. Kaya nga po, nagpapasalamat ako kung meron akong anak na tumutulong sa akin. Hindi nila ako iniiwanan na ganito ang ano. So, yun ang
ito mga kalingap, at kawawa din yung sitwasyon nito mga kalingap, lalo't si nanay ay ano. So ang ano na yung pinakahiling niyo sa ano, sa mga nanonood sa kalingap? Hindi ko na lang sa kanila na matulungan sana nila akong maopera ang paa ako nang makalakad naman po ako uli nang makatrabaho, para ang mga anak ko naman ay tumigil sa pagtrabaho nang ako naman ang mag-ano sa kanila. Mag-alaga? Oo. Sila naman ay mag-school. Tayon ang gusto kong makapagtapos sila sa pag-school. Nahirapan ako kaya sila. Nakikita ko sa ano nila. Kalang hirap sila. Ang pag-aral nila, halos hindi nila napi-perfect ang isang linggo. Makapasok sila ng dalawa o tatlo. Okay na yun. Anhan lang nila ako. Kaya yun ang hinihingi ko sa kanila, na sana may tumulong sa akin na maoperahan ang paa ko. Yun po ang hingi ko. Okay, Nay. Dalangin natin, Nay, no? Marami din ang tumulong para pag pinagsama-sama, malaki din ano, kahit maliit. So mga kalingap, sa nais mong tumulong sa kanila, pwede po kayong kumontak sa ating Facebook. At ito po yung ating Gcash number para sa operation po ng ninanay. At isama po natin sila sa panalangin. Bakit sobrang medyo nagulat lang ako, kasi sobrang dami ng pagsubok ninyo. Ang nanay, yung anak, balik pa yan. Tapos si tatay may... Ang talagang may sakit sa amin talaga dito, matagal na yung asawa. Kaya ako nagtrabaho. Ako dati po kasi ang nagtatrabaho talaga. Ngayon, nang ako ay madisgrasya, ganito na nga, naputulan ng paa. Sabi nung asawa ko, ako na naman ang magtatrabaho nito. Kaya lang, sabi ko nga, ano ka pa ng lugo, di ka pa naman magaling. Ano ang ano niyan? Bahala na, nasa niyayan ang Panginoon na yun ang mag-ano sa akin. Kung ano ba talaga. Kasi hindi naman talaga ikaw pwede. Ay, mahinto yan mga batang yan. Pag-aral. Kaya ang gawa na lang nila, nang umalis si papa nila, sila na ang naghahanap ng mapapagpirahan para makabili ng bigas. Yung pangangailangan nila sa pag-aral. Buti hindi mo naman naisip na maghinto. Hindi naman po ano po nang naan man po ako kapag na-update man po ako sa face sa ano po sa GC namin, kung may gagawin, ginagawa ko na lang po dito sa bahay, tapos pinapasa ko na lang face. Kahit absent ka? Mm-hmm. Buti na unawaan ka ng mga teacher mo. Nagpapaalam po ako, nasabi po ako, sir, hindi po ako makakapasok, at ano nga po, minsan po wala pong pamasahe kami. Naano lang po kami. Kaya sabi lang sila, ay sige, pagbutihin mo na lang yung gawain mo dyan sa bahay niyo, at ano nga, tulungan mo na lang si mama mo. Ano po kayo? Naintindihan, alam nila na si mama mo ay ano, bali ano yung paa. Ano po, sinabi ko po kaila mam tapos kay sir. Minsan po na-absent pa, kahit nasa school na ako, nasabi ako, ma'am, pwede po hindi ako makapasok, magpasok mami at uuwi nga po, kasi mama nga daw po yung nilalagnat, kung pa nga daw po yung namamagana naman. So, nilalagnat din ikaw, Nay, at mamamaga pa yung ano mo pag nadidiin siguro, Nay? Pag yun, ano, halimbawa, sige, ang pursa ko ditong gawa, namamaga talaga siya. Grabe, ano na? Yan, pag nilagnat na ako, tigil, tigil sa galaw dyan sa kusina. Kasi nilalagnat talaga, pinaanhan ako ng lagnat. Grabe po mga kalingap yung sitwasyon nila. Eh mga kalingap, at sobrang nakakaawa yung sitwasyon nila. Ito po kung sa nais mong magbigay po sa kanila ng ano, tulong, na ipahatid po natin. Ito po yung Gcash number natin at ang ating Facebook account. At sa ngayon po, bibigay po tayo ng konting pera sa kanila mula po sa channel natin. At may magbibigay po ako ng kaunting ano ha, kaunting pera pa ano, mula sa channel natin. Ayun, lungkot pa rin sila kahit magbibigay na tayo ng ano, kaunti. Pambili ng ulam at pagkain. Salamat po. Para sa school niyo.
pang pamasahe kayo. Ayan mga kalingap, sa nais po ding mag-abot sa kanila ng tulong, ang muli po nandito ang ating church number at ang ating Facebook account na iabot po natin sa kanila. At kapag naipon po natin, alikom tayo ng sapat na halaga para mapa-operahan si nanay. Mapapa-operahan po natin siya at magbago naman po tayong buhay. Nanay, ano pong masasabi niyo sa tulong na... Salamat at mayroon na... Salamat sa inyo at mayroon kami maibibili ng pagkain ngayon. Maibibili na po namin ng bigas ngayon. Tapos pambudget nila. Oo, bigas at pagkain. Ayan si ano, anong masabi mo ano? Ano po, maraming salamat po sa pagbigay niyo po sa amin ng pera. Makakaano na kayo, makakapasok na bigas. So, ibig sabihin, matagal na kayo hindi nakakapasok? Nagpasok po kami kahapon, kaso po, ano lang kapag ano nag-uwi lang po kami. Kasi kailangan maglabada. Uh-huh. Si ano, laba. Tapos ikaw naman, ganun din. Mas unahin nyo yung pag-aaral, mas ano, no? Pero no choice sila, yung mga kalingap. Kailangan nilang makakain. Kaya napipilitan silang mag-absent. At ito po yung kalagayan ni nanay. Putol po yung buto niya sa paa. Kaya hindi po makapagtrabaho. Yung tatay naman po nila ay mayroong sakit na TB. Sa ngayon po ay nagpa-Maynila para makahanap ng trabaho. Nakahanap na po siya nanay ng trabaho? Hindi nga po siya tinatanggap sa trabaho. Kasi meron na po siya ng TB. Yun ang problema mga kalingap. Talagang nakakaawa. Hindi daw po pwede. Nay, at pansamantala at paalam din kami. Ang masabi mo, Toy? Salamat po sa inyo. 14 years old yan. Ano? Ikaw naman, Laika, ilang taong ka na? Ay, Laika, ano? 17 ka na, okay. Nay, at pansamantala, magpapaalam muna kami. Idalangin natin na marami ang makapansin, ano? At matulungan din tayo sa pangailangan natin. Ano, Nay? Salamat. Tiwala tayo sa Panginoon. Walang imposible. Ano, Nay? Kailangan positibo yung ating pananaw. Alvin, sama ko po si ano. Good morning. Good morning.
Tingnan po namin si Lola Mamerta. Parang si Lola Damiana na nanghuhula. Sumama ka, ikaw isa siya. Sa mga video niya, simpong lalaki may busilak na puso. Ayaw mga kalinga, tungulo po. And today po mga kasing siya. Kaibigan nyo, palagi malalapitan nyo. Walang ibang angat po.